Okay, doon na yung thermal scanner natin, no? Ito 20 natin siya ngayon. Ito 20. Ayan. Ito 20 na siya. O, tingnan nyo. Ayan. Okay, nag-normal na siya. Tingnan nyo, ha. Kapag sira yung trimmer dyan, umabot ng 43 yan. Naka-high yung, naka-high temp yung thermal scanner natin or thermometer, thermometer scanner. Ayan, o. 36 lang siya, o. Okay, goods na. Today's video. Bali, balik tayo sa my iMix na CE18. Yung mayari nito is taga sir ng taga Bulacan. Ayan, di ko nakalimutan ko ilista yung pangalan. Pero messenger lang kami nag-uusap. Nagmamadali kanina, hindi ko nakakuha yung kita niya. Ayun, iMix na CE18. Parang masasabi ba tong violet or lavender yung kulay nito? Ayan, violet na lang, sige. Violet na CE18. Ayan, ang issue nito, kaya nila rito sa atin. Ano pa ba? Umiinit. Umiinit yung isang channel. Either channel 1 or channel 2. Ayan. Bali, ito yung mission natin for today's video. Naway, mabalik natin sa dati. Then, most request, yung pag-fix bias natin. Ayan. Okay. Shoutout, and then maraming salamat sir sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Ha. Ngayon, banatan na natin to. Buksan ko muna itong takip din para makita ko sa inyo, mapakita ko sa inyo kung alin channel ang may problema. Ah, natanggal ko na yung takip. Okay. Ayan na, very common na lang to sa iba. Pero sa mga hindi pa nakakita, oh ayan, pahaging ko muna yung laman loob sa inyo ng iMix na CE18. Supply niyan ay 125. Meron siyang 125. Nga tapos 78, 36 yata 'yan. Basta, parang 78, di ko na kwan. Nakatago eh. Niyaan mo na. Kapasitor niyan, dami. Bawi sa kapasitor. Pontin. 3, 6, 9, 12. 12 piraso na 63 volts by 22,000 microfarad. Mataas siya, matangkad. And then, output na ginamit ay Toshiba. C5200 and then A1943. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bali, 10. O, 9 pairs na lang yan kasi yung isa dyan para sa drive. Yan, kabilaan na yan ha. Okay. Ngayon, balik tayo sa umiinit. Papakita ko sa inyo na ganun yung issue nya. Ayan, sa ilaw pa lang malaman mo na yan. Ito, nakabulb tayo. Pag on mo, pansinin yung ilaw natin, oh. Diba? Hindi normal yan. Hindi normal yan. Merong iinit dito. Merong umiinit dito. Pinapakiramdaman ko kung alin yung umiinit. Malamang channel 2 yan. Hindi ko na pakita sa inyo na gagamitan ng thermo scanner natin. O, walaan na lang natin para maiba naman tayo. Di ba? Okay, channel 1. Maklasin ko yung channel 1. Ito ah, channel 1. Tanggalin ko to. Medyo matigas lang. Yan, tinanggal ko yung channel 1. Yan, para alam nyo kung paano mag-troubleshoot, di ba? Channel 1, nanggal natin. Meron pa rin. Ibig sabihin, nasa channel 2 ang problema. Okay, nasa channel 2 yan. Balik natin ito. Balik ko yung channel 1. Yan, tapos bunutin ko itong channel 2. Kapag ganun pa rin, pumupugak-pugak pa rin ilaw, ibig sabihin, dalawang channel. Ayun, nakatanggal na ito ha. Nakabalik na yung channel 1 ha. Okay. Ayan, nag-normal. Oh, nag-normal siya. 'Di ba? Ibig sabihin, channel 2 ang may problema. Channel 2. Ngayon, magsukat tayo ng bias kasi ang request ni sir dito, i-fix bias natin. Okay? Gagawin ko ay magsukat tayo siyempre. Para meron tayong reference or paggagayahan. Okay, balik. Sukatan natin. Dito. Laging bus. Ay. Magandang hapon ah.
Ito naka nasa 0.4 yung bias niyo, nasa 0.4. Ayan. Ah, pwede pa nga natin ibaba ng konti 'yan para hindi siya ganun kainit. Okay, alam na natin na kung ano yung reference na bias yung gagawin natin. Okay? Wala tayong patumpik-tumpik. Banata na natin. Gagawin natin, i-fix bias natin 'to, i-fix bias natin ito. O baka kasi gumana itong channel 'to. Nabaklas, and then nabaklas ko na. Kaya binaklas ko na yung channel 2. Okay? Tapos yung trimmer, tinanggal ko na rin syempre. Yan naman lagi ang issue niyan eh. Ah, ito pala guys, take note ha. Kapag umiinit yung unit nyo, kadalasan ito lang yan, yung trimmer. Pero kapag naka-clip, hidden protect, kadalasan misira dito sa may stepper. Tandaan nyo ha, kapag clip, umiilaw yung clip, and then protect, kadalasan dito sa stepper yung sira niyan. May open na fuse, and then may sira na MOSFET. Pero kapag yung signal umiilaw, yung signal umiilaw lang, dito naman yan sira niya kadalasan sa may OP amp niya. Ayan na, tip ko yun ha. Pero kapag umiinit, umiinit lang siya, ito lang yan dyan sa may trimmer. Okay? I-fix bias natin to. Tricky yung value na nakalagay dito, pero sa may trimmer niya is 3. Tricky rin pala eh. Tricky. 302 eh. 330 add ng dalawang 0, di 3000, no? Tricky. Try ko munang sa totoo lang guys, hindi ako naglilista kasi kaya dagdag bawas. Try muna natin sa 2.7 kung ano mangyari sa bias niya. Okay, para mabilis lang, mabilis yung vlog natin, and then hindi na kayo pa-skip. Nagsubok ako sa 2.7, ayaw dito ha, ayaw. Mataas ito, nasa 0.7 yung bias nito, nasa 0.7. nagsubok ako ng 2K. Saan ba yung 2K ko? May 2K ako eh. Minalik ko yung 2K. Nagsubok ako ng 2K. Masyadong mababa. Ngayon, nagsubok ako ng 2.2. Nagsubok ako ng 2.2. Mataas naman siya. Mga nasa 0.5 na siya. Na mainit na yon. Ngayon, magbawas tayo siyempre. Mataas nga eh. Bawas tayo. Nagiging 2.1 na lang. 2.1. Yan. 2.1. Okay? Ngayon, ito yung magiging bias niya. Para makita nyo, mabilis lang yung video natin, di ba? Kasi pag mahaba, skip lang din kayo ng skip. Kasi yun lang din naman ang habol nyo eh. Makita kung ano yung value yung nilagay ko eh, di ba? Okay, dito. Ay, balistad. Tingnan mo. Oh, nasa 0.3. Ang ganda ng bias nyo, di ba? Nagitnaan lang siya oh. Oh, nasa 0.3. Nasa 0.3 lang. Yan ang the best na bias. Hindi siya ganun kainit. Hindi rin ngungo yung tunog niya. Ayan, binaba. Kasi kanina dito nasa point, nalos magpo 0.5 na ito eh. Indikasyon na rin na maiinit na rin yan. Oh, ayan na. Dos, ono ang nilagay natin. Okay, dahil okay na ito. Oh, siyempre, pasadaan natin yung channel 2. Ganun din naman yan. Mabilis na yung video natin. Tatanggalin ko itong channel. Channel 1 pala, channel 1, ibabalik ko itong channel 2. Okay? Channel 1 is nabakas na rin natin. Nabaklas, hindi binaklas. Binaklas na natin itong board. And then syempre, binaklas na natin yung trimmer. Ayan, inulit ko ha. Ito na, dalawa. Kasi sabay natin gagawin to. 302. Ayan, 302 means 3K. Kailangan sabay natin. Ano ba tawag yan? Sabay natin i-fix bias kasi kung ito lang yung i-fix natin, na hindi ito ipipix, ay mga ilang buwan lang, susunod na rin ito. Kaya, patibayin na rin natin. Ayan, dos, uno. Okay, ayan ha, sa mga gustong gayahin. Dati binuburo ko ito eh. Dati kinukuskus ko yung kulay nito. Para mahirapan man lang yung iba. Pero ngayon din na, okay. Linisan ko na lang ito kasi medyo malikabok na. Although dito na kuskus ko naman ha. Blower na lang. Ayan, balik ko muna ito tapos sukatan natin. Balik na yung dalawang board natin sa may casing. Kulang na lang dito is tornilyo. Tapos ayan, naibalik na yung mga kable. Sana ba yung Phoenix natin? Ayan. Tapos eto. Okay. Ayan. Isa sa napapansin ko rito,
nahuli yung clip against sa protect niya. Iba, magkaiba yung disenyo sa ibang amplifier naman. Dapat mauna yung clip eh. Siguro babagsak babagsak muna yung clip bago yung protect. Ngayon, baliktad. By the way, okay, ayan mo na yan. Ayan talaga siguro yung disenyo nila. Dito halos na sa 0.3 siya. Dito naman paras lang yan, siyempre paras lang yung gamit na value eh. Okay, normal na. Ngayon, ipakita ko sa inyo yung kung iinit pa siya. Ba, hindi na ulit natin, hindi na napupugak-pugak ng ilaw oh. Wala na, di ba? Oh? Normal na. Tapos, ito 20 ko siya. Tapos, gagamitan natin ng thermal scanner. Teka lang, hanapin ko yung thermal scanner ko. Okay, doon na yung thermal scanner natin oh. Ito 20 natin siya ngayon. Ito 20. Ayan. Ito 20 na siya. Oh, tingnan nyo. Ayan. Okay, nag-normal na siya. Tingnan nyo ha. Kapag sira yung trimmer dyan, umabot ng 43 yan. Naka-high yung, naka-high temp yung thermal scanner natin or thermometer, thermometer scanner. Ayan o. 36 lang siya o. Okay, goods na. Ngayon, naglalagay tayo ng speaker. Baka mamaya walang audio ito eh. Ayan, may problema pa yung mga control, di ba? And then, galaw-galawin natin yung mga switch niya para prevent na rin. Okay? Naglagay na ako ng speaker. Dalawa, yung usual na ginagamit natin, yung dalawa doon. Tapos, eto, audio input natin, itong cellphone ng chewing ko. Naka-stereo mode tayo. Okay? Yan, nakata-20 na yan, ha? Kulang na lang talaga diyan is yung tornilyo ng dalawang board natin. Ganda ng ilaw nyo, no? Naka-neon green. O, yan. Ay, problema yung control, ha? Sa ulit din yung tunog niya. Todo natin, ha? Okay na. Working na siya. 36.5. Ito 36.5, same lang. Okay. Okay na, normal na siya. Goods na, dalawang channel no. Kulit eh no. Blue. Green yung active, green yung signal. Dapat ginawa na lang blue ito. Sabihin naman ng iba, eh, marunong pa tayo sa engineer. Pero para sa akin, maganda sana kung kulay blue ito, green yung signal. Or di kaya green nito, blue na lang yung signal, di ba? Kasi pag ganyan, parang di mo siya makita, oh. Okay, although okay na yan. Labas na tayo dyan. Yun lang talaga yung naging problema niya, yung bias niya. Ayun, sir from Bulacan. Okay na yung unit mo, naka-fix bias na. Maraming maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, ha. And then, naway, nakapagbigay idea tayo sa mga kapwa natin technician na medyo bagubaguan pa lang, ha. Take note, medyo bagubaguan pa lang. Malay nyo, ma-encounter nyo yung ganitong klaseng unit, eh, at least alam nyo yung value na gagamitin nyo, di ba? Huwag nyo naman i-skip yung video natin, panoorin nyo hanggang dulo. Para tulong nyo na lang sa akin yan. Promotion, bago tayo magtapos, so, siyempre, shop natin, always on the go na, 24/7. Mga gusto mong magpaprepare along sa Uyo, Quezon City, number 61, Don Julio, Gregorio Street, sa Uyo Road, sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, pakifollow, and then syempre pakishare na video natin sa my Facebook, YouTube channel, so hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe, like, share, and then syempre pakihit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in love.